Bro, may Yes. tanong ko sana ako. Yes, bro. Go ahead, bro. Yung kasi dati po, bro, na yung tiyuhin ko po manggagamot. No. Tapos na parang na parang nagpagamot at nagpatungan kami ng kamay niya sa ulo. Pati yung mga anak ko. Eh. Yung dalawang anak ko, laki at saka babae. Yung laki ko na anak, yung 8 years old. Tapos yung babae, 6 years old. Eh. Tapos ako, bro, nakapag-kumpisal ako, tapos naka ano ko, naka-kumpisal saka renounce. Tapos bro, sa akin, tapos na ako nagpa-rena nagpa-deliverance, tapos renounce na rin ako. Medyo okay ng pakiramdam ko kasi may sakit ako eh. Ngayon, yung anak ko naman po kasi, bro, yung lalaki na anak ko saka babae. Kasi anong dapat nilang gawin dito, bro, kasi hindi pa sila makapag-kumpisal kasi 8 years old pa. Hindi pa sila makapag-renounce. Eh, kasi na nagamot kasi po yung tiyuhin ko dati. Okay, Brother Wendell. Dahil nakakumpisal ka na, na-renounce mo na, at ikaw ang ama, meron kang spiritual authority sa mga anak mo. So ano po ba ang dapat gawin? Gamitin mo yung aklat ni Father Joseph, Father Jose Francisco Sequeira. At dahil pwede mong i-break yung curses and spells sa mga anak mo. Pero huwag mong kalimutan na prayer for protection, of course. No? And then prayer to take authority. I-break mo ang curses and spells sa mga bata. Magamit ka ng, cross, ilagay mo sa kanilang noo, kahit yung kamay mo dahil authority ka. No, pero magsindi ka ng exorcise candle sa altar. At bago diyan, pwede rin na mag perimeter protection ka gamit yung exorcise salt sa area. In the name of Jesus, I seal this house with the precious blood of our Lord Jesus, and I command all evil spirits who are trying to enter this perimeter protection to render deaf, dumb, and blind, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ. So, magparameter protection ka. And then, break the consecration. Pagkatapos, i-break ang curses and spells, break the consecration. At dahil, merong ninuno na albularyo, i-break, pwedeng i-break ang unholy ties sa mga bata nandiyan sa aklat. Anong bro Wendell, anong page po sa kuan kasi may book ako kasi ni ano ni kasunod lang yan sila. Makita mo ba yung break of curses and spells? Sunod yan. Sunod sa curses and spells. Break the unholy ties. Yon at pwede mong i-deliverance ang mga bata mo. And then prayer, healing prayer. Nandiyan, pwede mong ikaw bilang ama dahil may spiritual authority ka, pwede mo yang gawin sa kanila. Pero bago dyan, huwag mong kalimutan na magsilyo ka sa kanilang noo gamit yung exorcise oil. In the name of Jesus, I seal you with the precious blood of our Lord Jesus. No? So, yun. Pagkatapos, ma-deliverance at healing prayer, pwede mo silang painumin ng exercise oil. Kung magsuka, okay na. And then, after that, yung tedium, nandyan ang tedium. You are God, we praise you. You are the Lord, we acclaim you. Tedium, nandyan. Pagkatapos, cleansing prayer. Okay. Bali, yung cleansing prayer, bro, pang last. Pang huli. Okay bro, may isa pa akong tanong, last na lang. Kasi okay, go ahead bro. Yung may bagong anak kasi po akong bata ngayon bro, lalaki. Tapos ang tulog niya kasi pag araw lang, pag gabi, lagi siyang ano ba, naka gumigising. Tapos alas, wala na akong tulog. Tapos ngayon, sabi ng mga kapitbahay ko, pasuhan ko ng ano, kinainan ng ano ba, paniki. O para daw magbago. Wag kapatid. Kuan yan, tinatawag yung superstitious belief.
Inimbitahan din kami, may bata ng ganon problema din sa kanila. Matutulog ng umaga, gabi, nakamata, gising. Inimbitahan kami para magsagawa ng prayer of deliverance. Pagpasok ko sa kwarto, abay, nakita ko yung mga ibinitay na mga itlog dahil panguntra daw umano to. Kinuha namin lahat ng mga panguntra, nag-break kami ng consecration at then deliverance namin ang bata. Pagkatapos ng deliverance, yun na. Straight na ang tulog pagka gabi. No? Pwede na epekto yan sa mga paglapit ninyo sa albularyo. Pero bilang ama, kung nakakumpisal ka, nasa estado ng grasya ka, huwag kayong lalapit sa albularyo. Gamitin mo ang spiritual authority mo upang i-deliverance yung anak mo. Bro, sa yung bata ko kasi wala pang bunyag. Tapos nasa isip ko kasi may exercise oil ako. Gusto ko sana ng exercise oil. Tapos nasa isip ko, hindi pa kasi nabinyagan. Tama ba, bro? Hindi ko na... Pabinyagan mo sa labing dali, kapatid. Bro, di siya pwede pa po lagyan ng exercise oil. Pwede. Pero mas mabuti na mabinyagan yung bata. Yun lang, bro. Salamat po, bro. Pero kahit wala siyang binyag, dahil meron kayong desire, pwede niyong magamit ang mga sacramentals. Pero mas epektibo pa ang sacramentals kung siya ay nabinyagan. Okay, yan lang, bro. Maraming salamat po sa punto. Medyo naliwanagan ako. Taga saan nga diocese kayo, kapatid? Sa Dumaguete, bro. Dumaguete. Meron kayong exorcist dyan. Si Brother Ablong. Galing na po ko kay Padre Ablong, bro. Nagpa-healing ako sa kanya. Nung paghiling niya sa akin, bro, muntik na kumatumba. Dahil yan, sa paglapit mo sa albularyo, may contamination talaga, kapatid. Muntik na kumatumba. Buti nga na hawakan niya. Okay. Thank you, Brother Raul.